ginagawa ng mamaya, magkakaroon din po tayo ng konting Q&A if you want to ask questions. Kasi ako gusto rin po lubusin. Ang layo-layo po ng biyahe ko, galing po akong Cebu City, mga isang oras kalahati ata. Pero siguro pag pauwi, mabilis na wala ng traffic. Now, papakita ko sa inyo anong way para kayo maman. Number one, lahat tayo may kinikita. Ang nagiging problema ganito. Hello? Yun. Lahat tayo may kinikitang pera. Ang nagiging mali, yung ginagawa natin after kumita ng pera. Okay. Now, what if lahat tayo gusto natin ng lifestyle? Ano ba itong lifestyle? Ito, yung nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Nabibili mo yung kotse, nabibili mo yung bahay, nakakapunta ka ng iba't ibang bansa. Now, ang ginagawa ng mayayaman, after ito, galing to sa tinatawag na sarili mong effort. May tinatawag tayong residual income, may tinatawag tayong passive income. Okay. Ang residual, dapat ito yung hindi ka na nagkakaroon ng any effort. Now, ang ginagawa ng mayayaman, after kumita ng pera, susunod na gagawin nila sa pera, maghahanap sila ng panibagong kikita ng example, parang ganito. May kinita kang pera. Ang sunod ginawa ng patay pa ng apartment, yung apartment may rent. Yung kinikita ng apartment, yun ang pinagbibili ng lifestyle. In short, hindi nagagalaw. Hindi mo ito pwedeng gastusin kung saan-saan. Kaya ang dami natin ginagastos na mga hindi importante. Fiesta, ano ba ba? Yung mga luho sa katawan, hindi siya masyadong importante. Okay, now, ano ang ginagawa ng mahihirap? Ang mahihirap, gusto rin yung mama. Kaya lang baliktad. Kasi ang ginagawa ng mayaman, eto kumikita ng pera, eto kumikita na ng pera. Tama? After ilang days or years, di ba may kinikita pa rin siya pera? Maghanap ulit siya ng kumikita ulit ng pera. Eto kumikita ng pera, maghanap ulit to ng kumikita ng pera. Now, ang mahihirap, ang hinahabol lagi lahat nila, yung buhay ng mayayaman. Ang ganda-ganda ng cellphone, wala naman load. Pamilya? Yes! Bibili ng bahay, hulugan. Kukuha ng appliances, hulugan. Nasira na yung appliances, hindi ka pabayad. Now, ang naging pinaka-problema ito, kung empleyado ka ngayon, maghanap ka, saan mo ilalagay yung pera mo para kumita ulit ng panibagong pera? Now, ang napakaganda, kasi ang ruling before, for you to put up a business, kailangan malaking kapital, malaking kita, maliit ang kapital, maliit ang kita, walang kapital, walang kita. Ganun na siya kasi. Now, ang ganda sa networking, you're very lucky. Kasi nag-evolve ng nag-evolve. Parang example, ang cellphone na to, kung siguro mga 1990s, pag ilalatag ko lahat ng pwedeng gawin ng cellphone, sobrang dami. Anong kaya gawin ng cellphone? May computer. Pwede ka mag-sounds. Pwede ka manood ng pelikula. Pwede ka mag-games. May compass, may calculator, may flashlight. Ang dami na lang dito. Nakumbine siya lahat. Ganun ang aim global. Kinumbine dito lahat na mapagsasabay-sabay nyo. That is evolution. Kaya nga, pansin nyo ang C24/7, meron siyang tinatawag na nanotechnology na napakaliit lang niya, pero grabe ang natutulungan niya. May nagtanong siya, paano ba yung nagagawa? Actually, matagal na siya nagagawa. If you can still remember, yung mga astronaut na pumunta ng outer space, hindi naman sila kumakain ng solid na food. Ang kinakain nila, kapsula. At then, sa kapsula, lahat ng pangangailangan ng katawan nila, kompleto na. Ganon din ang nangyari sa iyo. Kaya kung meron kayong mga tagong-tagong pera, huwag niyong ilagay dito. Marami pong maling tinuro sa atin. Bakit? Ang tanong, ito, sabi ko nga kanina, naalala niyo yung sabi, ang NEDA, ang 10,000 pesos daw, cash na sa limang pamilya. Naiisip niyo po ba yun? Narinig niyo po ba yun? Yes. Sabi, if you're earning 10,000 pesos at lima kayong pamilya, ibig sabihin, asawa, lalaki, babae, at mong anak, yung 10,000 daw, sapat na sa lima. At hindi ka nakakategory sa poor.
Now, bakit siya sinasabi? Simple lang. Para ang mga tao, kahit sinispeld ba ng maliit, hindi nagagalit. Matutuwa ka pa rin sa pakiramdam mo kasi hindi ka nga poor. O diba, hindi ka category, hindi daw belong sa poor ang kumikita ng 10,000. Hindi lang siguro na dugtog kasi hindi ka nga poor, poor na poor. Or sobrang poor. Wala, hindi ko alam kung paano nagkakompute to. Paano magkakasya to? Kuryente, tubig. Ubus-ubus lang sa pundi ko, wala pa kayong kinakain. Tandaan nyo guys, ang sweldo dapat lumalaki. Bakit? Ang gastusin natin, dumadagdag. Wala naman tayo dating load. 20 years ago, wala namang gastusin ng load. Ngayon may load na, may internet na, ang dami ng dagdag na gastusin. Ang masama, ang sweldo, hindi naman lumalaki, lumiliit pa ng lumiliit. Nakarinig ka na ba ng bilihin na nagmura? Napamura sa bilihin, marami. Pero yung... muna din mura yung... Hindi, walang ganang pamahal na pamahal. Now, ano ang point ko, guys? Bakit ko sinabi na mali yung tinuturo ko na mag-save ng pera sa banko? Kasi, nagtataas ang bilihin. Nagtataas ang gastusin. Ang pera mo, hindi naman lumalaki. Minulong ka lang ng banko na sa paningin mo lumalaki. Pero pansinin, yung dati mong pwedeng bilhin, hindi mo na mabibili. Example, sabihin na natin, anong taong yan? 2018. At plus natin ang 20 years. Sabihin natin, 2,000 na lang, parang yung gulo. Kung meron itong 1,000 pesos, nung unang panahon ng 2,000, ilang gasol ang pwede mong mabili? Naabutan niyo po bang gasol? Siguro mga 195, 140, yung isang gasol. O, di lima. Itago mo sa bangko. Tingin mo ba after? Meron ako nang napansin. Okay. Kung ilalagay mo to sa bangko, after 20 years, hindi naman yung magiging 2,000. Yes. Kahit ka maging 1,500, malabo. Sabihin na natin kahit 1,500. 1,500 ka lang. Ang tanong, ngayon 2,800, ilang gaso lang mabibili mo sa 1,500? Dalawa. Eh, mas napaganda pa tuloy. Bakit? Kung yung gasol, tinago mo sa bangko, andyan pa rin yung limang gasol mo. Tama. Ibenta mo yung gasol. O bilagpas pang 3,000 lang yung pera mo. That is basic. Pero hindi yan tinuturo sa atin. Always remember, ang educational system natin ang nagbigay school, ang nagbigay Congress, ang nagbigay government. Ang nagbibigay nitong info na ito is government. Iba ang tinuturo sa mayayaman, iba ang natuturo sa masa. Yun ang totoo. Kaya you should learn ano ang pinag-aaralan ng mayayaman kasi sinasadya na hindi ituro para magkaroon ng maraming workforce nang mahihirap. Kaya yun ang dapat kaya kayo nilagyan ng TV. Hindi ka ba nagtaka bakit pag kinakasal hindi man lang nagtatanong ang pare kung kaya yung bumuhay ng pamilya? Bakit pag mangungutang ka ng motor, ang daming tanong. May pambayad ka ba? Magkano bang kinikita mo? Saan ka ba nakita? Pero di ba ang daming tanong pag motor ang uutangin mo? Bakit pag bata ang gagawin mo? Walang katanong ka na. Importante ba ang buhay ng motor kesa sa bata? Ang naging batayan lang ng pagpapamilya, mahal kita, mahal mo ako, magpamilya na tayo. Di ba? Ang pinaka number one kailangan ng isang pamilya, pera. Yes. Kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, pag wala na kayong pera, maghihiwalay din kayo. Anak mo, umiiyak, nagugutom ha. Pre, love you, di ba pa? Kailangan niyo pa, masahin mo ang bayan niya. Importante pera. Kaya natatawag sa mga iba.
ba nagsasabi na hindi importante ang pera? Kung hindi sa'yo importante ang pera, akin na lang. Kung sa akin ba? Guys, may mga iba. Kasi naturo sa atin, sobrang mali. Save for the rainy days. Bakit ka mag-save for the rainy days? Hindi ka ba pwede mag-save para i-invest mo, para meron kang pera, lalo kumita ka ng malaki? Yes. Bakit ka mag-save ng pera? Naaantay mo rin, nagagastusin mo. Iniisip mo palang, save for the rainy days, save for the rainy days. Napaka-powerful ng thoughts. Naalala niyo pag may sugat ka, di ba iniingatan mo? Pero kaiingat mo, nababangga, natanang eh. Kasi where attention goes, the energy flows. Kung ano ang madalas mong isipin, nangyayari. Yes. Sabihin mo lagi na, uy, baka lumuhin ako ng karnesyon ko, baka lumuhin. Ayun, niloko ka nga. Sa araw-araw mo naman, baka lumuhin mo ako, baka lumuhin mo ako. Nabahan ko yun sa'yo, niloko ka tuloy. This is just very basic. Pero ang isang pinakamalala, tuwan-tuwa tayo nung dumating tayo ng kolehiyo. Thinking na matalino tayo, thinking na wow, congratulations, kasi marunong ka na, ready ka na sa labanan sa buhay kasi nag-aral ka na pagkakadal-tagal. Pero ito our scenario, kung kailan ka pag-graduate, saka hindi ka marunong mag-compute. Empleyado ka, marunong ka ba mag-compute? Hindi. Bakit tingnan mo? Yung kita mo, ito yung kita mo, ito gastos mo. O di ba mas marunong ka mag-compute na mas malaking ginagastos mo kaysa sa kinikita mo? Ito pa worse, nangangarap ka pang yumaman. Yaman na, baka yumaman. Eh, ang dali naman makita ng future kung yayaman ka or hindi. Kung ang kita mo dumadami, ang gastos mo konti at lumalaki ng lumalaki, pero yayaman ka. Pero kung habang tumatagal dumadami ang utang mo, pataas ng pataas ang utang mo, alam mo na rin na hindi ka yayaman. Yeah, for me guys, in global sa very perfect vehicle para sa mga ordinaryong tao. Kasi kahit hindi ka marunong, pwede mo gawin kasi may magka-guide sa'yo. Kahit nasa ibang part ka ng Pilipinas, ng mundo, pwede mo itong gawin. Ako for more than a decade ko sa Inglobal. So isang dekada ko sa Inglobal, nagkaroon din ko ng 8 na sasakyan. Yung father ko po, niregaluhan ko ng bahay na nasa worth 20 million pesos. Nakapag-travel po ako lagi ng iba't ibang bansa. Last year, around 2017, nakapag-travel po ako for 16 countries. Nakapunta po ako ng Hong Kong, Malaysia, Thailand, Singapore, Maldives, Korea, Japan, USA, Germany, ano pa ba? Napuntahan ko. UK, France. Ang dami. Just imagine at a very young age para magawa mo yun. Guys, kalokohan na magkakaroon ka ng maraming pera pag retire mo. Kasi pag nag-retire ka, hindi mo na rin mai-enjoy yung pera. Diba, hindi ba kayo nagtaka bakit ang senior citizen may discount? Alam niyo kung bakit? May discount sila sa transportation kasi hindi na rin naman sila lumalabas halos ng bahay. Tama! May discount yan sa senior. Alam niyo kung bakit? Wala, unang matay, hindi na rin naman makita. Sa kainan, may discount din yan. Alam niyo kung bakit? Hindi na rin makain lahat. Puro na bawal. If you're still young right now, guys, huwag niyo pong sundin yung tinuro sa akin na sobrang mali. Na pagka-graduate mo, maghanap ka na ng partner. After maghanap ng partner, mag-asawa ka, patayo ka ng bahay. At mag... Guys, kung gusto niyo imaman ng sobra, huwag mo na kayo magpapatayo ng bahay. Why? Ang bahay ko, puro palabas siya ng pera. Mas maganda pa mag-renta muna. Kasi pag nagpatayo ka ng bahay, hindi ka na makakalayo sa lugar mo. Ako, may bahay kami sa Bicol, niregalo kay father ko. Pero ako personally, wala pa akong bahay. Natanong ko kanina kasama ko habang papunta kami dito, Aplay, ba't hindi ka pampagawa ng bahay mo? Sabi ko, pre, lagi ako nagtatrabi ng iba't ibang lugar. Papagawa ako ng bahay na maganda. Papatire ko yung katulong. Yung katulong, sweldohan ko ba? Pati nung ka mag-isip, yun ang gagawin mo. Sarap ng buhay, pinag-hotel lang ako palagi. Nasa waterfront ako nag-stay. Isa sa pinakamahal na room sa waterfront. Eh kahit mga 5 million lang, hanggang mamatay na ako, hindi ko naman maubos yung 5 million sa buong buhay. Hindi naman ako araw-araw nag-hotel. Sa mga isang buwan siguro, mga 2-3-5 araw lang naman. Kung ikukumpit mo, ang dali tingnan. Hindi
hindi ko ito makalimutan. Nasa mall ako, kasama ko ate ko. Sabi nung sales lady, sir, bili na po kayong bag. May 40% discount. Ang laki ng matitipid nyo. Magsarap sa tenga. Last na to, sir. Last day. Bukas. Wala na to. Ngayon na lang. Narinig ng ate ko. Sige, nabilin mo, nabilin mo. Siyempre, ang dali magpabili. Hindi na kanila pera eh. Sabi ko, gusto na kakantay. Sabi ko sa sales lady, miss, sige. Bibilin ko yan. Masagot mo lang yung tanong ko. Sige, sir, ano po tanong ko? Magkano matitipid ko pag binili ko? 40%, sir! Sir, ang taas ito, ang gandang bag to. Ito na lang may pinakamataas na discount. Bukas, sir, balik to sa 100%. Okay. Pag binili ko, 40%. Pag hindi ko binili, magkano ang discount ko? Magkano ang matitipid ko? 100%! 100%. Tama. O ano mas malaki? Bibili mo o hindi? Anong sabi ng sales lady? Oo. Guys, don't ever buy something just because of the discount. Kung ano mang bibili nyo kasi kailangan nyo. Kasi ang daming ginagawa. That is marketing. Kung mapapansin mo, paano tayo ini-entice na pumasok sa store? Nakakita ka ng ganito, di ba? Baliw na baliw ka? Ang hindi mo napansin, pagka late-late na up to. Pagpasok mo, wala ka naman makita 50% discount. Hindi ka ba masanay sa 50 Mbps sa internet? Yung pala may limit lang. That's marketing. Ito yung mga simpleng bagay na hindi sa atin tinuturo sa school. Sabi ko nga, ang dami sa school ng subject na hindi naman kailangan. Nagsayang kami ng oras, sobra sa school, ng mga pinagtuturo sa atin, history. Ano ang natutunan mo sa history sa pagiging chismoso, maliban sa pagiging chismoso mo? Kailan namatay si Andres Bonifacio? Kailan pinanganak si Andres Bonifacio? Hindi mo ano mo yung taong yan? Hindi pa pakialam ang detalye ng buhay niya. Yung lolo mo, alola mo, hindi mo nga kalang alam yung birthday. Ito pa sa pinag-memorize nyo. Ito, diretsuhan tayo. Anong magandang naidulot sa buhay natin na minemorize natin yung Pluto, yung Neptune, yung Mars, ano meron doon? Kailan mo man ang balagamit sa buhay mo yan? Ito pa, algebra. A squared, B squared, equal C squared. Kailan mo man ang balagamit? Pabili ng medyo no to A squared, gusto ko yung B squared. Natanong mo nga tawa ako ng tawa, pinagdagan pa tayo ng K-12. Maliban sa dumagdag ang bayarin ng magulang, ano pa ang magandang naidulot ng K-12? May sumagot, sabi sa akin, dahil sa K-12, nabawasan ang unemployment rate sa Pilipinas. Totoo! Bakit nabawasan? Kasi hindi ka pa pwedeng mapunta sa unemployed, nandun ka pa sa student. Ibig sabihin, tumagal lang yung pagiging estudyante mo, pero dulo, dun ka pa rin bagsak. Guys, we should learn to analyze everything. Alam niyo po ba yung sa school, di ba naging maganda daw yung school kasi naging health conscious, kaya bawal lang soft drinks ng panahon ni Pinoy? Yes, pinalitan ng healthy drinks daw. Pero yung healthy drinks sa kanila galing. Sila nga nagsusupply sa buong school. Gaano malaking pera yun? If you really want to understand everything, just follow the money trail. Maiitin din mong nangyayari sa buhay. Kaya nga sabi ko, guys, we need to evolve, we need to adjust. Kasi ang daming waste of time na pinagtuturo sa atin, hindi mo na magagamit sa ngayon. Kung ako tatanungin, ano ang magandang subject? Tanggalin yung iba, palitan ng Facebook. Turuan ka paano tamang pag-posting, paano makikita ng pera sa Facebook. Kesa nagpo-post ka ng puro kadramahan, mag-post ka ng pagkakitaan. Yes. Sunod na pwedeng ituro cash flow. Ang daming Pilipino na hindi marunong gumastos ng pera. Hindi marunong magbilang. Hindi marunong mag-compute. Kasi kung marunong ka mag-compute, ba't walang matitira sa'yo? Ano pa maliban sa cash flow? Ang daming pwedeng palitan sa atin at ituro na nangyayari pagbabago ngayon. Pansinin mo yung offerang ganito.
in global, 6980. Di ba namamahalan na? Pero pag maghahanda ka sa birthday fest, ang ganyan na halaga, okay lang. Kasi naturo sa atin yan ng Spaniard Age na okay lang magyabang or gumastos. But end of the day, guys, ito ang pinakadulo kong gusto kong sabihin sa inyo. If you really want to change your life, number one, baguhin mo circle of friends. Second, stop watching TV. Yes. Ang tagal ko nang nanonood, yumaman ka ba? Yumaman ka ba? Yes. Huwag kang manood ng TV, ibenta mo. Yung mabibenta mo ng TV, ipang member mo. Maliban sa may business ka na, maliban sa may business ka na, isa pa sigurado ko, makakatipid ka sa kuryente. Yes. Tama? Yes. Kung dinagdag ko yan, yung 1-1. Gaano malaki ang pera pag kinumpit mo yung 1-1? Isa pa, gusto nyo kumita talaga ng pera? Yes! Ang daming pera. Huwag kang kumain ng 7 beses ng araw. Kung isipin mo ha, kung kumikit, kumakain ka ng 50 pesos per meal. Okay, 50 pesos per meal. That is 150 pesos per day. Huwag kang kumain ng isang araw, hindi kanya naman mamatay. Huwag kang mag-alala. Tapos lagi kang nga mong problema sa itsura ng katawan mo, ito makakatulong na to sa'yo. Okay. Magkano matitipid nyo? Simple. Sa isang buwan, magkano 150 times 4? That is 600. I-times mong 12 months, that is 7,200. Per year. Anong gagawin mo dyan? Experience mong buhay ng mayaman. Kaya ka nagiging mahirap kasi ang iniikutan mong buhay, buhay din ang mahirap. Paano ka mai-inspire? Pumunta ka sa lugar ng mayaman, tumira ka ng hotel. Kaya na to, magandang hotel na ko kasi sa waterfront na lang, pinakamurang mamata ng mga 5,000. O di mga kaisli ka na. Sama mong pamilya mo, doon muna kayo for one day. Iranas nyo anong feeling ng mayayaman. O tapos, tawag ka ng tawag sa practice, may nipinidor. Utusan mo na. Wala naman silang matagawa, susunod sila. May kasama na ako sa ano, nung nagpapunta kami Bali, Indonesia, tawag ko ng tawag kay Ate Lia Wong. Si Ate Lia Wong, isa sa pinakamayaman sa Nueva Ecija. Tumawag sa practice. Hello? Pwede bang picturean mo kami nung kasama ko? Umakit yung bellboy, pinicturean sila. Bakit ilang ba? Para maranasan mo anong buhay ng mayaman. Lagi ka nang inuutusan. Kaya hindi ka nang i-inspire. So kung palang ikaw mang utos, ramdam mong pagkakaiba. Ang sarap pa na ng pakiramdam na nang utos. Gusto ko na talaga yung mama. Doon ka may i-inspire. Kaya ka hindi yung mayaman na nanonood ka ng TV. Ang bida, laging mahirap. Dumapasin mo. Ang mayaman, kontrabida. Ang bida, lagi naapi, nag-aaway ng binan, nabubulan ng kuryente, laging walang pera. Kaya ikaw, habang nag-aaway kayo ng binan mo, wala ka laging pera, tuwa-tuwa ka kasi feeling mo, ikaw yung artista na ito. Paano ka mai-inspire kung ang pinapanood mo mali? Di ba yung mga ibang kasabi na masama daw ang utang mayaman, delikado daw ang buhay? Mas delikado ang buhay ng mahihirap. Ang mahirap naglalakad pag nabangga, solid katawan agad. Ang mayaman may kotse, mabanggaman, kotse muna. Sa totoo lang, mas delikado ang buhay ng mahihirap kaysa sa mayayaman. Hindi, kasi saan mo mas magulo? Pag nasa labay ka ng mayaman, iwan mo cellphone mo, hindi naman mawawala eh. Pumunta ka sa lugar ng mahihirap, kahit hindi kahit nakatago cellphone mo, nawawala eh. Guys, for 10 years ko sa Aking Global, sobrang pong grabing blessing. I'm earning 7 figures per month. Kayo na po mag-compute kung magkano po yung kinikita ko. Nakakapag-travel po ako sa iba't ibang bansa. Tapos right now, bakit po ginagawa ko? I just want to inspire. I'm just like you 10 years ago. Naupo, nangangarap with you mama, nakikinig sa speaker na inspire. Katulad ka rin ako before. Pare-pare naman tayo tao. Yung kaya kong gawin, kaya niya rin naman gawin. Pare naman. Pagtanga kayo sa akin, humingi makamay ko, usap ko pa ako. Pare-pare naman tayo. Nagkakataon lang na iba yung pinapanood ko sa pinapanood niyo, iba yung binabasa ko sa binabasa niyo. Alam niyo po ba guys, pag umaman ka, huwag kang malungkot. Kasi kung mahilig ka po sa TV, sa artista, pag mahirap ka, manonood ka ng TV. Pag mayaman ka na, kasama mo yung mga artista.
Kasi sa mga bibigyan na pinupuntan ko, nakikita ko sila, mga kaibigan ko sila, PBA player, politician, yan lang mga kaibigan na gano'n. Pag pumunta ko sa lugar ng mayaman, normal na tao lang naman sila eh. Alam niyo po ba ang nagpapapicture lang naman sa artista, yung may hihirap? Oo, kasi yung may hihirap, lagi nanonood ng TV. Yung mayayaman, hindi naman sila nanonood ng TV, daming ginagawa nila, kaya hindi nila actually kilala yung mga artista. Hindi ka ba nagtataka walang commercial ng Ferrari, ng Lambo, ng Porsche sa loob ng TV? Bakit walang commercial? Kasi yung mga nanonood ng TV, walang pambili. Guys, i-compute mo, gaano karaming oras ang sinasayang mo sa panonood ng TV? 3 hours per day? Times 30 days, that is 90 hours? O 90 hours times mong 12, that is ilan? Almost, gaano nakalaki? Almost, bigyan natin mga 900 hours? Ano kaya pwede mong gawin doon? Ang dami mo nang matadaw sa 900 hours, magbasa ka ng libro, mag-aral ka ng bagong skills, mag-aral ka ng bagong language, mag-aral ka about Facebook marketing, mag-aral ka about ganitong business. Ang dami mo nang nagpupunan. Kaysa nagsaya ka mapanood ng TV, tapos palulungkutin ka lang. Mga babae, gusto niyo po ba maging masaya? Yes! Huwag kayong bumili ng beauty magazine. Kasi ang beauty magazine, laging ang purpose nila, palungkutin ka. Pinapababa nila ang self-esteem ng babae. Bakit? Para bumili ka ng bumili ng mga binibenta nila. Kaya di ba ang babae, pansinin mo, halos pag lalabas ka ng bahay, parang masilya na muna yung nilalagay ko sa mga. Di ba ang dami na nilalagay ng babae? Tapos ang babae, sobrang kulit. Yung kilay aahitin. Pagka-ahit, no drawing na naman. Walang taong pangit. Yes. Mga lalaki, tip ko sa inyo, kung may bago kayong girl na crush nyo at magde-date kayo, unang yaya mo swimming. Bakit? Magkakaalaman nyo. Sigurado ko, walang pangit na tao. Babae ka, kung hindi ka gusto ng mga Pilipino, kapong Pilipino yung nika creep, hindi ka pangit. Maghanap ka lang ng ibang market. Pumunta ka sa foreigner, pamilya ka sa palitin nila. Diba? Mataba ka, pumunta ka sa mga Africans, sexy ka sa paningin nila. Kasi sa Africa, gusto nila yung matataba. Kasi ang tingin nila sa matataba, sexy at mayaman. Kasi sa Africa, sa ninyo walang kinakain, kaya pagpayat ka, mahirap ka talaga. Di ba, hindi mo kaya baguhin yung katawan, maghanap ka lang ng ibang market, at sexy ka na sa paningin nila. Kung baga, ganun lang kasimple ang buhay. Guys, maraming dinisay na hindi tayo aware. Kaya tayong pinapakain ng mga unhealthy na pagkain, kasi pag kumakain ka ng mga unhealthy na pagkain, hindi ka self-driven para sa pangarap ng paglaban. Kaya kung gusto nyo imaman, mga tip ko sa inyo, learn to exercise. Second, huwag kayong kumain ng carbohydrates, huwag kayong kumain ng hot dogs, huwag kayong kumain ng mga soft, huwag kayong may siyang soft drink. Lahat sila unhealthy po sila. Nagtataka ka bakit lagi wala kang gana kasi nga sa mga kinakain mo, unhealthy yung kinakain mo, unhealthy pa pinapanood mo, unhealthy pa yung mga kaibigan mo. Ano yung unhealthy mga kaibigan? Yung pag nangangarap kay Miss, grabe, gusto kong yumaman, hey, naluloko ka ng bata. Ang unhealthy yung kaibigan yun, tanggalin nyo yung palitan nyo ng mga bagong kaibigan. Dapat ang mga kaibigan, kung pag nangangarap ka, nangangarap din sila, mas masasarap ng summer. Kaya, para sa akin guys, it is the decision that you're going to make ngayon ang pwedeng magpabago ng sobra ng buhay mo. End of the day, we're not asking you to resign your job, to stop studying. What I'm just trying to say is, idagdag nyo lang muna. Okay. Akala ko may reply. No. Okay. We're very lucky kasi ang global ngayon, palaki ng palaki international. And nakakatuwa
sobra sa global. Kaya ako, suggestion mo nalang po sa inyo, gawin nyo ng paraan ito. Huwag kang mag-ipon. Utang na loob, huwag kang mag-ipon. Bakit? Kasi kung marunong ka mag-ipon, dapat may ipon ka kayo. Kaya ako, walang ipon kasi hindi ka marunong. Kaya kailangan mo gawin, gawin mo ito ng paraan. Paano ka magkakaroon ng pera? Hanapin mo lahat ng gamit mo sa bahay na hindi mo na ginagamit, ibenta mo. Mag-garage sales ka. Cellphone downgrade. Bili ka ng mumurahin, ibenta mo yung cellphone mo. Downgrade ka muna. Ang tagal mo naman sa cellphone, hindi ka naman yung mayaman. Eh, kung muna gawin mo ng paraan. Ano ba naman na mag-aho? Kahit di mo, ako nagsakripisyo ng mabisa ngayon. Kahit araw-araw pa ako bumili ng cellphone, kaya ko. Kahit pumunta ako ng ibang ibang lugar, kaya ko. Tsagaan mo na sa umpisa. Ano ba naman kung pansamantalang tsaga kung habang buhay ng anak, ligaya? Yes. Will have a new nagagawin sa buhay nyo. Kasi manonood ka ng mga telenovela, dito ka na lang, tambay ka dito, maghanap ka ng prospect, masaya pa. O di ba, isa nandun ka sa bahay, di ba, wala kang ka, nanonood ka, wala kang sana ng problema, nanonood ka. Yung bida, nahuli nung kontrabida. Tinutukan ng parelo, doon! Di ba, kakabahan ka? O yung bida, pinutukan ng baril. Pagtutok ng baril, pinusap yung gatilyo. Nung kakalabitin na daan-daan, abangat sa Lunes. Nanood ka pala. Nanood ka pala, Biernes. Anong mangyayari sa'yo? Mamong problema ka. Ano ang kasalanan natin sa sarili natin at gustong-gusto natin palungkutin? Bumibili ka ba ng dyaryo? Pabili dyaryo? Gabi, pataya na naman. Ibat ka ba kasi bumibili? Huwag kayo bumili ng dyaryo, pinapasama mo ng loob mo. Ang bilhin mo yung magiging masaya ka. Ang panoorin mo yung magigigil kang mangarap. Guys, kung tayo pinokontrol natin ang bisita, kaya meron tayo ang bakod sa bahay natin. Kung kinokontrol natin ang bibig natin sa lahat ng pinapasok na pagkain, pagsira na din natin kinakain, then how come hindi natin kinokontrol lahat ng thoughts na pumapasok sa isip natin? You should learn to guard. Kasi kung anong iniisip mo, yun ang sinasabi mo, yun ang nagiging actions mo, yun ang nagiging results mo. Okay, starting today, think about positive. Isipin mo kung kakaroon ka ng sarili mong kotse, isipin mo kakaroon ka ng sarili bahay, anong pakiramdam? Now, bibigyan ko yan ng isang tip bago po ako matapos. Gusto ko lang po sa inyo, hilingin ko, sundin niyo po lahat ng sasabihin ko. This is just a test na paparamdam ko po sa inyo, ano ang technique para kayo umaman. Gusto niyo po ba yun? Yes! Okay, imagine niyo po, meron pong hawak ng angel wing. Nag-green-green na nag-yellow-yellow. Babalatan ko po yung angel wing. Kukunin ko po yung isang pisngi ng angel wing. Ngayon, hawak ko na po yung angel wing ko. Imagine mo, nag-green-green na nag-yellow-yellow. Nai-imagine niyo po ba? Yes! Angel wing ko. Kukuha lang po ako ng isang kutsarang bagoong. Ilalagay ko po sa ibabaw ng angel wing. Yung angel wing ko na nag-green-green at nag-yellow-yellow. Sa taas niya may bagoong na nag-oil-oil at nag-brown-brown. Ngayon, kakarating ko na po yung Indian Ming. Ramdam niyo po ba yung asin? Yes! Ramdam niyo po ba yung bagoong? Yes! Hanggang ngayon ba, ramdam niyo niya na kami? Ano? Meron ba akong Indian Ming? Wala! Meron ba akong pag-uog? Wala! Bakit yun naramdaman? Ganun ka-powerful ang thoughts. Hindi kailangan nasa material mismo nag-i-exist para maramdaman. The same yung sensation na na-feel mong andyan yung wala. Ibig sabihin, kung gusto mo palang yumaman, dapat ngayon palang ramdam na ramdam mo yan. Dapat
ngayon pa lang, alam mo sa sarili mo na pagbaba mo dito sa office na to, nandiyan na nakapark yung kotse, gustong gusto niya. Okay. Sinabi na po sa akin, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Sabi, pag hiningi mo, ibibigay. Kaya para sa akin, ayusin nyo ulit yung hinihingi nyo. Stop saying, mahirap ang buhay, walang pera. Why don't you try na sabihin na maraming pera, masarap ang buhay, mas maganda ang buhay ng mayaman. Simulan mo yun kasi isa lang masisigurado ko. Kung gagawin mo yung araw-araw, 100%, yung magiging December mo, ibang December na. Again, this is Joseph King. Good morning.